What's up, everyone? It's me, yours truly, John Valencia, and welcome back to Truly Asian Diaries. Oh, na-miss niyo ba ako? Oh, na-miss ko rin kayo. We are back for a reaction video on Truly Asian Diaries. Ito nga, nagbabalik tayo for today para sa It's Showtime Kinsay! Magpasikat week. At syempre, andito na nga kanilang unang entry for a Monday. Ito ay yung Team Vice, Karel at Ryan. At naku, nabalitaan ko nga nakasama dito ang ating mahalima SB19. So tingnan natin anong concept ang ibibigay ng Team Vice, Ryan at Karel for this year's Magpasikat. At ito at ang first time na si Karel at si Vice ay nag-team up together with Ryan Bang. Kaya naman excited tayo dyan, guys. Ano pa mga mainaantay natin? Aba, let's go! Check this out. Alright, we are playing in 3, 2, 1, go! Ano, guys? Ay, shala naman ang meme. Ang daming sponsor. Arr, McDonald's, ang KFC at Bello. Ay, so familiar na tayo for today's video. Naku, mukhang iyakan ito, guys. Every year, ganyan ang Team Vice eh. Lagi may kurot. Boses ni Karel yun. Oh, ang cute ng ballerina. Ganda ng version, ha? Si Karel ba yun? Ang cute ng tutu! What a way to start, guys, tomorrow. Ay, may interview. Oh, karugtong siya ng love. Kadugtong din niya yung faith. Oh. And sa buhay, may mga test of faith. Hopeful ka ba? Always. Alam natin kung gaano kakaklose sa dad mo. Na-influence ka ba niya tungkol sa paniniwala mo about it? Bata pa lang ako, nakaranas na ako na matinding kadiliman or sadness. Naghanap siya ng mga tao na to surround me na mabuting tao. He made sure na lagi kami nagsisimba. And pinuno niya yung buhay ko ng music. Alam niya yung mga hopes mo dati. Siguro ang nakikita lang niya ay sumasali ako sa lahat. Lahat ng performance, andun siya. Yung last play na ginawa ko, sobrang niyang saya kasi yun yung favorite namin pinapanood ko nung bata ako. This will be the first time na magpapasikat ka nang hindi mo na makikita yung dad sa paligid. Naisip ko yan. May picture nga ako nakita at sabi ko, grabe. Pag iniisip mo yung magiging mahirap dahil mahirap yung gagawin ko. It's me missing him as I prepare. And alam ko, hahanapin ko siya. So ngayon, the daddy's girl ka talaga. Gusto ko malaman niya na sobra-sobra ko siya umahal. Mm-hmm. Sana marinig pa rin niya yung kanta na ginawa ko para sa kanya. Original song from Karel. Sala ng pakpak. Angelic voice. Very Sasha Padilla. Pero
sa daddy niya yun. Song for his dad, for her dad pala. Naiiyak siya. Solo-solo muna sila. This Kirill's moment. Si Kirill sa hopeful, bata pa lang siya. Ikaw, hopeful ka bang tao na? Naniniwala ka ba sa hope? Iyak si Raya. Mahirap. Ngayon, naniniwala ako sa hope. Pero nung bata ako, mami, grabe. Hindi talaga ako naniniwala sa hope. Nung grade 1 ako, grade 2, grade 3, nung magulang ko, sabi siya mataaw. Oh. Pinapray ko talaga kay Lord Lord. First time ko nakita si Ryan umiyak ng rainbow. Sobrang away na decide na sila. Wala eh, divorce. Hindi sinagot yung prayer ko kay God. Nawala yung hope ko doon. Kailan na ba mo yan? Kailan na nabalik sa iyo yung pag-asa? First time nila ma-meet si Paula, yung girlfriend ko. Inaya ko si mami, dinner with daddy. Ayaw pa rin. Nakawas ko lahat yun. Ayan, dahil sobrang sayo ko. Nakita ko si mami, matikotit ko ang tawa sa joke ng daddy ko. So, nabuhay ulit yung home. Ngayon, na ang sarap ng naramdaman mo, ano pa yung hinuho? Natupad yung hinihingi ko kay Lord na isang simpleng dinner. So, yung hope ko talaga yung wedding ko na mabuo sila dito sa Manila. May nakikita ko na parang may posible pala. Yes. May asa. And person to see Ryan Van Brunner wala. Na hindi nagpapatawa. Ay! Sana. Beautiful life. Alam, hirap yun, oh. Oh my God, nakakatakot. Ang galing. Parang yung nasa mall, no? Parang yung nanay at tatay niyo. Parang no matter how hard you pull, hindi kayo magkakatagpo. Hello, ang cute! Pero in fairness kay Ryan, umiiyak talaga siya. At may choreography, kahit na ganyan lang yung ano,
Pero ang hirap gawin yan, grabe. Hindi ba delikado? Diba? Maarte talaga si Royo. First, isang pasasalamat. Ang dami mong inaangat na tao. Parang meron kang balon ng pag-asa. Saan mo kinukuha itong pag-asa na to? Kumukuha ako ng pag-asa kay Ayon. Pagmamahal ko sa pamilya ko, sa mga maraming nangyari sa akin in the past. Tigit sa lahat sa Diyos. Mami, may ipapakita kami sa'yo yung video. Anong nararamdaman mo dito, Mami? Grabe yung iyak mo dito. Pag na kami sabay-sabay yung suntok. Nandiyak. Parang pinagtulungan ako. Parang pinagtulung-tulungan talaga. Ako bugbog na bugbog ako noong oras niya. Kaya pagod na pagod ako. Kasi lumalaban ako para sa sarili ko. Para kay Ayon. Para sa showtime. Kasi merong mga taong naghahangad ng masama sa programang to eh. Sa amin ni Ayon, lahat sila nagsama-sama noong oras na yan. Nagsanipwersa. Noong puntong yan, ako yung target nila. Pero at the same time, lumakas yung pag-asa ko siya. Seeing you feel with me and for me. At yung madlang people na nakita kong umiiyak, naramdaman ko, ay, may kasama ako. Yung hope, binubulungan niya ako na, it's almost panic. We will be okay. Don't panic. Mami, ano ang hope mo na yun? At ang hope ko na sana pag naulit yan, pag nangyari yan, hindi ako suko. So sana huwag ako suko. At kung susuko man ako, susuko ako sa Diyos. Susuko ko sa kanya lahat ng pagod ko. Susuko sa kanya lahat ng sakit ko, ng takot ko. Iba talaga ang words of wisdom. At sana, katulad ng lagi niyang ginagawa, ipanalo niya ako laban sa lahat ng maraming gustong magpabagsak sa akin at sa amin. Sana ipanalo niya tayo. Sana na outfit. Ay, sumayaw ang meme for today's video. Grabe, LED pala yung stage. Ay, parang hinila ka sa ano, impyerno. Ay! In fairness, pogi yung dancer. Charot. Flying sexy girl ang meme dun. Si Vice, ganda. Pabagsak na yan. Sipakin niyo yung showtime.
po ako kapag lalang napapanood dyan. Grabe ang ahoy sa kong ano po. Wala bang kinilapan sa 45 years na. Kamikat lang kayo. Oh my God. Kapag nakita ba sa iyo ng showtime? Walang kwenta. Deserve yung masuspend. Oh my gosh. Sana din yung balik sa area ng showtime. Mahigit 8 bilyong tao ang ngayon nabubuhay sa mundo. Iba't iba ang katayuan. Iba't iba ang nararamdaman, iba't iba ang pinaghuhugutan, iba't iba ang pinaglalaban, iba't iba ang pinaniniwalaan, iba't iba ang dinadasalan. Iba't iba man, ngunit iisa ang kinakapitan. Pag-asa. Pag-asa na maririnig at makakamit ang hiling niya. Pag-asang pinakahawakan gamit ang salitang sana. Sana matanggap ako sa trabaho. Sana hindi ako maliit. Sana pumasa ako sa test. Sana makabayad na ako ng utang. Sana siputin niyo ako. May pag-eyeball. Sana malakas ang pasada ngayon. Sana hindi pa rin mawala yung humor. Sana wag ako kukunta sa kalsada. Sana makuha ko na to para dumating yung crush ko. Sana mag-crush yung budget ko. Sana makakuha ako ng libreng gamot. Sana dumating na ang pension ko. Sana ko ako yung Angkas Rider ko. Ayun. Ang dami nga naman nating sana. Ay. Sana hindi umulan. Ano ako magiging ano eh. Pag walang paniniwala, ang hiling ay pag-asa. Kung may pananampalataya. True. Faith. SB90 guys. Uli ha. Ay, binago yung lyrics. Ay, binago yung lyrics ng Liham. Hope to perform on big stages. Bagay na bagay ang SB19 dito. Ang sana namin, nagkatotoo na. Yes. We were able to represent Bebop internationally. The goosebumps, guys. Supporting us was our A-Team community. Looking ahead, we hope to continue growing stronger, to be a voice for those feeling lost or unheard. And to elevate not just ourselves, but every human being who continues to hope. Kumapit lang tayo at maniwala sa pag-asa. May didinig din sa ating sana. Oh. Wala ang galing. Ni Jones, grabe. Very Cruella yung hairstyle niya. Si Cariel for the contemporary dance. Ako si Carlos Yulo. Kahit hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko, naniwala ako at umasa na makakabit ko ang ginto. Kaya sana sumangin ko ako sa panalangin na pag-ibig ko sa mga susunod pong laban para sa bayan. At sana maibahagi ko ang kaalaman ko sa mga susunod na henerasyon ng mga batang nangangarap. Aww.
mga beacon of hope, di ba? Ay, kabur. Ako si Aura. Dahil sa kapusukan at kawalan ng disiplina, ay napahamak ako. Nasangkot ako sa isang skandalo na labis kong pinag-usahan at pinagsisihan. Ngayon, unti-unti kong ibinabango ng sarili ko mula sa pagkakalugmok. Bumalik ako sa pag-aaral. Full of nito, humbleness and humility. Muling lumiwanag ang minsang dumilim na kinabukasan ko. Makapit ako sa pag-asa. Ako si Ami. Ang nanay ko ay may Alzheimer's. Sa bawat araw na dumadaan, ay unti-unti na niyang nakakalimutan ang maraming bagay tungkol sa kanya at sa paligid niya. Pero sana, huwag mabura sa alaala niya na may pamilya siyang mahal na mahal siya. Natatakot akong dumating ang oras na iyon, pero kumakapit ako sa pag-asa. Low notes ni King. Ako si Roy, dating aligin ng tahanan na minsang nalulong sa sugal at sa iba pang bisyo. Dahil dito, napabayaan ko ang aking pamilya. Nagsisisi ako. Sana ay makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa kanila, lalo na sa mga anak ko. Sana mapatawad nila ako. Kumakapit ako sa pag-asa. Ako si Nelden. At ako naman si Faith. 12 years na kaming mag-asawa. At hanggang ngayon ay wala pa rin anak. May mga oras naluluha at nagtatanong kami kung bakit hindi kami nabibiyayaan ng anak. Alam naming handa na kami at kaya namin magbuyot ng isang pamilya. Kaya sana tingin ng Diyos ang manalangin na makapit kami sa pag-asa. Dirit ang Diyos siya. Bebe Justine. Ako si Nicole. Ako naman po si Benji. Ang mama namin ay isang OFW sa Dubai at anim na taon na kaming nangungulila sa isang ina. Oh. Alam namin ganagawa niya yon para sa ikagaganda ng buhay namin. At para maisuklian ang pagsusumikap niya, diploma ko ang pangarap kong may regalo sa kanya. Sana makauwi na siya. Miss na namin siya. Gusto mo namin siyang yakapin. Kumakapit kami sa pag-asa. Kabog! Grabe, different kinds of walks of life. Oh my gosh! Ay, hindi alam na mag-aanak to. Oh my gosh. Oh, grabe, goosebumps. Tapos yung kanta pa, shoot ah! Oh. Oh, Stel.
Sumutang ipasabog sa dulo. Oh my gosh. Ayan, madalas daw. We're happy guys, that is Team Vice, Kirill, and Ryan with SB19 at different types of beacon of hope. Grabe yung dulo guys. Hindi natin akalain na ano, may isang sana na matutupad for today. Grabe. Iba talaga mag-isip ang konsepto. It's a message of hope to each and every one of us na no matter walks of life that you have, meron kang sana sa puso mo, and you're hoping na kumakapit ka dun sa hope na yun, na darating yung panahon na magiging andito na siya, matutupad na siya. At ginawa nila yun for this performance, not only showcasing those beacon of hope, but those hopefuls, diba? Yung mga hopefuls katulad natin, katulad nyo, na mga nanonood ngayon. I know that you guys really relate to this message kasi lahat tayo eh, di ba? In every single day, maliit man o malaking sana, eh, pinipilit natin matupad in every day na lumalaban tayo sa buhay kalaman. To Team Bias, Kirill, and Ryan, congratulations dito sa concept na to. In terms of production, performance, maganda. Iba-iba yung pinakita nila yung side na vulnerable sila. They share their stories of hope. And also, yung pagsama ng mga ordinaryong tao, diba? Hindi lang for celebrities, from SB19 to the OFW family. So, sobrang ganda. And let's see, ano pa mga pasabog sa mga susunod na araw. And of course, kung nag-enjoy kayo at nakarelate kayo for today's video, don't forget to like and also subscribe to Tradition Diaries. Once again, my name is John. This is Tradition Diaries. I'll see you on my next one. Spread happiness, guys. Bye for now.